Hello everyone! Paano maglinis ng pusit? Pero ang pusit na to ay napakalaki. 600 ano siya, gram. Ano nakita nyo? So ito ang 1.5 liter of water. Tapos ito ang pusit. Grabe sa lahat ano. Ngayon, nilinisan natin siya. Ang dami niyang tinta. Pero normally, ayoko ng tinta eh. Matake natin ito dahan-dahan. Hanggang maalis mo sa baba. Ayan, nakuha natin siya lahat. Tapos, alisin din natin yung plastic niya. Dahan-dahan lang. Kasi nga, malaking size nito eh. Important na maalis yung plastic para pagkakainin mo na siya, hindi siya talo ng plastic mo. Para pagkaluto mo siya, walang plastic. Dito naman, tanggalin natin. Ano siyang ink dito eh. Pero ako ayokong yung ink niya. Ito yung baling ink niya. Dito na yung sinasama sa pagluluto. Nilinisan din natin yung tentacles, no? Laki. Nilinisan din ang tentacles. Dahil siyempre, saan-saan yan. Sinisip-sip, diba? Yung kanyang suction. Yan. Itong ano na to, pusit, ay 600 gram. Kaya inap na siya isa para sa aming dalawa. Lalagyan ko lang siya ng bawang ng sibuyas. At konting kasi yung paminta. Yun na yun. Yun naman, alisin natin itong kanyang parang hilig. Ayan. Dahan-dahan natin hanggang sa maalis natin lahat. Ayan. So, umilis na siya, no? Umilis na natin. Mamaya, ika-chop-chop na naman natin siya. Dito, naalis na natin ang lahat. Alisin din natin ito. Dahil ika-cut-cut natin siya. Ano din pa, umiing pa siya sa loob. Kaya lang, malinis natin siya. Pag ika-cut na natin siya, doon na natin makikita kung ano natin niya. Sige lang, nag-cut natin tubig. Linis ang parang maigi. Kanyang parang paligpit. Ayan. Okay. Now, it's okay. Ito na ang ating malinis na kusit. Siyang gagayatin. Ayan yung tentacles niya. O, dito ko siya kinakat. Iba-iba naman tayo ng paraan, di ba? Ayan. Alis ito yung mata kasi lumis naman yung nakainin. Dito, gayatin naman natin ito.
Okay na talaga, eh. Kain sa gitna. Para sa pinakadulo, yan pa siyang parang ito. Masarap din siyang fried, pero start namin may sabaw. Ayan natin yan. Kasi sa loob, meron siyang parang inipa. Masan pa natin. Ayaw ko kasi nung may ink eh. Iba gusto may ink pag niluluto. Depende kasi sa kung anong gusto mo, diba? Ayan. Ready na ba? Isang pusit lang, oh. 600 grams siya. Mga sangkap lang na gagawin ko lang. Bawang sibuyas, asin siyempre, at kaunting cube. Yan lang ating kailangan. Huwain na natin ang ating sibuyas. Kalahati lang lalagay kasi enough na yun. Parang ginisang pusit lang siya. Mga tatlong bawang siya. Yan na. Nandindig ko lang bawang. Buhay-buhay na lang natin siya. Nandindig ko siya para mas mabilis tanggalin ang mga balat niya. Buhay na rin natin. Pagluluto ay olive oil. Painitin muna natin ang ating kaserola. Lalagyan natin siya ng olive oil. Gamit ko kasi olive oil palagi. Dahil sa kanyang health benefits. Yan. Atin muna ang igisa ating bawang at sibuyas until golden brown. Sabi na daw, sarap daw na merong ink, tinta. Kaya lang, ayoko ng tinta eh. Itin kasi yung sabaw niya, itin. Yung nga idea, diba? Kaya may tinta. Pero masarap na rin siya ng ganito. Ginitang pusit. Pero pag ganyang malaki, kailangan talagang kulong-kulo siya. At pag sa mas mga maliliit, ay hindi makunan ng balat. Yun ang experience ko. Yan. Golden brown na siya. So, atin ang ilagay ang ating pusit. Ang ating giant pusit. Yan. Ang
ilalim. At sinisimay natin siya. Ito nga yung malambot, kaya sinisimay ko siya ng mga 1.5 hours. Depende sa yung gusto, di ba? Ayan. Atin ang silipin ang ating puset. Wow! Ah, ginisan na siya talaga. Ito na nakasimay. Minsan, ang nilalagay ko sa kanya ay tomato paste. Pero ngayon gusto ko lang sanggisan. Pwede rin natin lagyan ng konting kalahating tasang ng tubig. Pero huwag ko hindi. Kaya gusto nga natin kalambot. Konti-konti lang. At talagang malambot siya. Tingnan natin hindi siya. Makaraan ng ilang minuto. Ito na, itsura niya. Ito na ang ating finished product. Sana nagustuhan nyo ang aking amazing video today. At maraming salamat sa inyong paghihintay sa aking mga uploads. Ito si Jane Jarvis, nagpapasalamat sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye!